Yun, so by this time na napanood yung video na to, I'm sure napanood na rin yung video na laban. So nilabas namin siya kasi alam mo yun, napaka sarap i-express nung mga lyrics dun sa kantang yun. Kasi yun yung buong taon para sa akin eh. Parang itong buong 2020 lumalaban talaga ako, alam mo yun, maraming mga bagay na kailangan ayusin, mga problema ang kailangan i-solve, and marami rin mga bagay na nangyari na kailangan move onan. At yun yung mga parang na-realize ko na talagang kailangan gawin niyo yung 2020, yun yung buong tema ng 2020 ko. And I'm sure kayo rin. So, okay, susuko, laban lang guys, patapos na yung taon. And alam ko, dumating din sa point niya na parang nawalan ng pag-asa, ganun, pero kayan. Dun sa part naman ng ano, nung kanta, actually ang kwento kasi niyan, 8 years ago, sinulat niya ng friend namin na si Juno. Siya basically naniniwala siya sa gaming, nagsulat siya ng kanta for gaming na alam mo yun, parang noong time na yun, maliit pa yung Dota, nagsasabi kami na kaya ng Pilipinas lumaban sa ibang bansa. And yun, doon nanggagaling yung sigaw namin na sabi nila, hindi daw talaga kaya, malabo daw, imposible. Hanggang kailan ko ba maririnig yung ganyan? Kasi yun eh, yun yung lagi namin naririnig na parang wala, imposible yan, hindi talaga yan mangyayari. Pero alam mo yun, parang fast forward ilang years after, kung titingnan mo mabuti, ayun, may mga nag-champion na sa majors na Dota players, may mga narating na yung mga gamers, may tier 1 na, di ba? Parang dami nang nagbago sa gaming na akala natin dati imposible, pero pwede na. And ngayon, marami na nag-e-echo ng ganung message. And feeling ko ngayon, kung meron ka mang pinagdadaanan, parang ganun din yung pakiramdam eh. Parang di mo kaya, parang imposible. Pero wala eh, ganun talaga guys. Parang kailangan talaga natin lumaban, kailangan natin maniwala sa sarili natin. Kailangan nating, alam mo yun, gawin yung lahat para sa mga naniniwala sa atin. And feeling ko yung kanta na yun, hopefully na-inspire kayo, katulad kung paano kami na-inspire before na gawin yung mga ginagawa namin. And ako naman, parang wala naman eh, enjoy lang yun, jam lang. And kung ano man yung naghihintay sa atin para sa 2021, I'm sure it's way better than 2020. Yun na lang siguro yung masasabi ko. And ayun, salamat pala sa Agsunta, salamat kay Juno for giving me that chance. Kasi kumbaga nalabas ko yung lahat ng gusto ko sabihin. Yun lang. So yun, sa lahat ng mga nandito pa rin sa YouTube, maraming salamat sa panonood nitong video na to. At hopefully, kung di nyo pa napapanood yung video na yun, punta kayo doon. At kung meron pa kayong sumapanood na content sa akin next year, pwede nyo i-comment sa baba.